Hello everybody, welcome back to my channel and it's another review video. So tama-tama po yung yung first impression video na ito kasi sa sobrang pagmamadali kaninang umaga, hindi na po ako nakapaglagay ng moisturizer and nang dumating ako dito sa center kung saan nagte-therapy yung anak ko, it so happened na yung friend ko na si Ivy may inabot siya sa aking produkto na i-try ko daw. So this is not a sponsored video. Ivy is a good friend of mine and she has an online store via Instagram. I'll put the link down below. Sa kanya ko rin nabili yung sabon, Soplada soap. And I made a first impression video about it. The link is also down below. And check you guys yung Instagram store niya. She sells many interesting merchandise that are very affordable and also mga pampabeauty nasa binibenta po niya sa online store niya. So again, the link is down below and this is not a sponsored video. So ang pag-uusapan nating product ngayon is Jenna Essence Aloe Rose Revitalizing Gel. So I will give you a closer look. Okay, itong si Jenna, yung tub na to is 10 grams and tapos naka-print sa sticker sa palibot ng tub yung ano, yung product description, ingredients, tapos nakalagay po dito that it's made in the Philippines and meron po siyang instructions for use. Sabi dito, it's ultra weight water gel emulsion featuring nature's alternative to hyaluronic acid to help protect against environmental aggressors and boost moisture levels in the skin. The highly unique texture absorbs easily and creates a natural flexible film to restore dehydrated skin to its optimal hydrated state. Rich in essential vitamins and nutrients for healthy glowing skin. So, manufactured by Jenna Essence. How to use? Apply an appropriate amount to dry and sensitive parts of the face often. For best results, use night and day. Ingredients: aloe vera extract, cucumber, papaya extract, tranexamic, ascorbic acid, niacinamide, collagen, some fragrance. Mga ingredients na ito, makaka-expect ka na meron siyang whitening effect. And also guys, nakalagay po sa likod ng ano, sa likod niya is yung date kung kailan siya na-manufacture. Tapos yung expiration date nandito rin po sa likod. Yung packaging niya is napaka basic. It's made of plastic. The good thing about it kasi pag nahulog mo ito, hindi po mababasag. So hindi masasayang yung product. Wala pong nakalagay dito na FDA approved siya. But mukhang safe naman yung mga ingredients niya. And also meron po siyang SPF 30. I don't use creams or products na less than 20 yung SPF. So, nabuksan ko na siya. And, oh. Nung tinanggal ko yung seal, sumama po yung ano, yung parang protective layer ng sticker niya. So, pat yung description ng ingredients napunit. So, buti lang nabalik ko. Pwede siya sa sensitive parts ng face. Use. And also guys, sa pagbukas nyo, meron another parang plastic na covering. And ito naman, green. So, meron siyang slight smell na parang minty. Parang menthol yata to. So, okay. So, before ko dito, obvious ngayon na medyo dry yung skin ko. Kasi yun nga, hindi nga ako nakapag-moisturizer this morning. Ganyan siya. So, medyo green siya. And by the way guys, meron pala akong mga pimple marks dyan. Kasi, every time dumadating yung period ko, nagkakaroon ako ng pimples. At naglalabasan yung lahat ng mga sumpa dyan sa aking face. Na-notice ko pala while I'm talking is that parang meron siyang cooling effect. So, ngayon ilalagay ko na siya sa face ko. I'm just eyeballing kung gaano karami yung dapat ilagay. Easy po siya i-apply kasi nag-glide po siya smoothly. Hindi po siya nagli-leave ng parang white chalky residue like mga tone up creams na pag hindi mo na spread ng maayos magmumukha kang ano parang naglagay ng chalk sa mukha mo. So napaka lightweight talaga niya and then parang meron siyang cooling effect tapos so medyo malamig siya sa skin, masarap siya sa balat actually, tapos nafe-feel mo na kaagad siyang na-absorb. It looks like you need to move fast pag naglalagay ka ng ganito. By the way guys, malinis po yung kamay ko tapos malinis din yung face ko.
So yun, maglagay lang tayo sa noo. Tapusin na natin to. Hindi siya basta-basta, hindi siya runny kasi as you can see, kahit na ganyanin ko, hindi siya natatapon. Meron siyang cooling effect sa skin, sa face. Madali po siyang na-absorb ng skin, so kailangan mabilis kang mag-apply. Medyo dry siya, so I'm thinking na baka maganda siguro dagdagan natin. Yun, parang ganyan yung effect niya. So not too matte, but at the same time, not too dry. So maganda siya sa skin. So far. And yung nagustuhan ko sa kanya kasi hindi po siya nagbibigay ng parang instant whitening effect. And yung ayaw ko sa mga products na ganun kasi yung mga products na tone up tapos nagbibigay ng instant whitening effect. Pag nilagay ko kasi sila sa mukha ko, parang nagiging sobrang puti yung face ko na hindi siya nagiging pantay sa neck ko. So what I like about this one is that hindi po siya nagbibigay ng contrast sa face tsaka sa neck ko. So for now, this is just a first impression video. And so far, napabili ba ako sa product na ito because meron siyang cooling effect. And then also, mabilis po siyang na-absorb ng skin. Seconds after ko siyang nilagay, dry na siya na-absorb na siya kaagad. So medyo, if your skin feels a little dry or parang extra dry, dagdagan nyo po. I'll be using it for 1 week and then I will give you a 1 week review. And abangan nyo po. So thank you so much for watching. If you haven't done this yet, please hit the subscribe button para ma-alert kayo if ma-post ko na yung video na yan. That's it for now and I hope to see you again on my next video. Have a wonderful day. Bye!